Hello mga munchies, this is me again, Leerose, and welcome back to our YouTube channel. So para po sa video na to, ang pag-usapan po natin ay tungkol po sa mga tips kung paano po maiiwasan magkasakit po ang isang buntis. Pero bago ang lahat, kung bago ka po sa channel ko, huwag kong kalimutan mag-like, mag-subscribe at paki-hit na rin ang notification bell below para po updated po kayo sa bago natin video. So yun na po mga moms, sa pag-usapan po natin ngayon, ang ibigay po ako ng mga tips para po maiwasan magkasakit po ang isang buntis, lalong-lalong na po sa panahon ngayon ng pandemic. Disclaimer lang po, ang video na to ay base lamang po sa akin na experience at sa akin na research. Mas maigi pa rin po na kumonsulta kayo po sa inyong mga doktor kung talaga approve po sa inyo itong mga tips na sasabihin ko. Unang tips po moms is para po maiwasan natin magkasakit ay kailangan po natin palakasin ating immune system. So, lalong-lalo po pag buntis ka po moms na ikaw na nanonood po ngayon, prone po tayo sa infection. So, ibig sabihin parang medyo nag-weak kasi ang ating immune system. So, kailangan natin palakasin yon. So, paano po natin mapapalakas ang ating immune system? Sa pamamagitan po ng pagkain po ng mga masustansyang pagkain, masustansyang prutas at gulay. So, iwasan po natin kumain po ng mga unhealthy foods gaya po ng mga fast foods, tsaka po yung mga junk foods. Lalo-lalo na po ngayon na pandemic, iwasan po natin ma'am just yung mag-order tayo sa labas. So, hanggat maaari po tayo po ay magluluto at yun po yung kakain natin dahil sigurado po tayo na mag-miss po ng ating luluto. Para naman po sa mga mamshies na nag-work, kung hindi po kayo nag-work from home, may time na nag-work kayo sa labas, iwasan po natin mamshies na bumili po sa labas. Hanggat maaari po ay magbaon po kayo at huwag po kayong bumili na kahit ano po sa labas. Hindi ko na po din discourage, pero lalo-lalo na na pagbuntis ka, sensitive po kasi ang ating katawan, lalo na at meron tayong baby sa ating child. Kailangan po natin iwasan po hanggat maaari yung mga unhealthy na mga pagkain. Next po mamshies ay stay hydrated. So, may kakilala ko noon na isang buntis, medyo parang ayaw niya na uminom siyang tubig kasi parang nag-bloated siya. So, isipin lang natin, ma'am, she's na meron po tayong baby, hindi lang po ikaw yung nauuhaw, pati po yung baby natin sa loob. Kailangan po lagi tayong hydrated, panatilihin po lagi tayong uminom ng mga liquid. Hanggat maaari po ay plain water lang po tayo at medyo, hindi ko naman din-discourage na ano, pero iwasan po natin uminom yung sa gripo kasi hindi po natin alam kung malinis po yung supply. Mas maganda rin pa rin po na bumili po kayo ng purified water or yung nabibili po natin ng mineral water. Yan kasi sigurado tayo na kahit papaano po malinis. Iwasan po natin na uminom po tayo sa gripo. At mga mamshies, kung inom po tayo ng mga fruit juices, hanggat maaari po, yung gawa po natin, iwasan po natin bumili po ng mga ready-made na mga juices kasi ano na yun, na-stock na yan siya. Mas maganda pa rin po na fresh fruits, no? Pwede po kayong magbaon or uminom po ng mga fresh fruits, pwede niyo po siya i-blender, gawin niyo pong juice, ganyan po. And then, pangatong tips po, ma'am, just I get enough sleep. So, kailangan po natin matulog, no, ng sakto sa oras. Hanggat maaari, no, tusundin po natin 8-10 hours or hanggat maaari po, iwasan po natin yung magpuyat kasi po tayo, ma'am, she's, meron po tayong baby na inaalagaan sa ating tiyan. Kailangan po na enough sleep po tayo para po maiwasan po natin complications kasi pag tayo po ipuyat, lagi po tayong puyat nang magkakaroon po tayo dyan ng mga masasamang nararamdaman at makaka-affected po sa atin yan bilang isang buntis. Pang-apat po ma'am, she's take probiotic regularly. So, probiotic ito po yung mga pagkain or mga drinks na rich in good bacteria. Kasi po ma'am, she's, sabi ko kanina, pag buntis ka po kasi, prone po tayo sa mga infections. So, kailangan po natin labanan yung bad bacteria na yun through good bacteria. So, ano yung mga probiotics? So, meron tayong common na nabili sa market, yun pong Yakult, yung yogurt. Or pwede tayong kumain po ng mga foods na rich in probiotics. Ito yung cucumber, yung carrots, yung mga yan po, cauliflower, yan po ay rich po yan sa probiotics para po malabanan yung mga, yan po kasi is rich in good bacteria para po panlaban po sa mga bad bacteria na nai-intake natin, hindi natin naiiwasan. Ay pang lima ma'am, she's is have a positive environment. So tayo ma'am, she's nalaw na ngayon na pandemic, hindi po natin maiwasan talaga na ma-stress tayo dahil sa nangyayari sa ating paligid. Pero hanggat maaari, ma'am, just kailangan po tayong handle yung stress na yon. At kailangan po tayong magkaroon ng healthy or positive environment. So, paano po yon? Pwede po tayong pumunta sa isang lugar na malayo po sa ingay, malayo po sa pollution. Pwede tayong pumunta muna sa mga parang bukid or ganyan na makakalangap po tayo ng fresh air. Kailangan po na isang pregnant woman na magkaroon po ng ganyang environment. Para po tayo ay malilesen po tayo sa stress at no, kailangan positive lang tayo lagi sa buhay kung ano man nangyayari sa ating paligid.
iwasan po natin yun. Normal lang man na lahat naman po tayo na mag-imuntis o hindi ay nakakaranas po talaga ng stress yan. Pero depende lang po yun sa pag-handle natin. Paano po natin i-divert ang ating mind para po maiwasan natin kahit papano po yung mga negative energies sa ating paligid. Pang-anin po, ma'am, is exercise regularly. So, disclaimer lang, yung pag-exercise po, ma'am, is kailangan po natin i-consult sa ating mga OB-GYN. Kailangan po na approval sa kanila kung okay lang ba sa inyo na mag-walking or mag-exercise ng konti. Kasi may mga buntis na sensitive po sila at nire-recommend po sila ng kanilang mga OB-GYN na mag-bed rest. So, kung okay naman po sa OB-GYN ninyo, so okay lang po na mag-regular exercise tayo. Yung light lang po, walking, parang ganyan po, stretching. Yan po yung sinasabi ko na hanggat maaari na sa isang araw, meron po kayong stretching or walking na ginagawa. Para kahit pa paano na magkakaroon po ng regular na blood flow po sa ating katawan, lalong-lalong na po na meron po tayong baby sa ating tiyan. And of course, mga mamsis, pang pito ay always take your prenatal vitamins. So, ito po yung nireseta ng ating OB-GYN simula po na nabuntis tayo. So, ako mamsis, naalala ko dati, no, nung nalaman po nabuntis ako, agad-agad po nagpa-check up to ako sa OB-GYN at binigyan po ako ng prenatal vitamins at tinitake ko po yun kung hanggat kailan po sinabi ng aking OB-GYN. So, kayo po mamsis, pag nalaman niyo po agad nabuntis kayo, huwag po kayong mag-atubuli na magpa-check up. Kung ngayon dahil medyo pandemic, may mga online naman na consultations or that matter, pumunta tayo, magpa-appointment na lang kasi pag-appointment, no, iniisip yan yung ano, security natin, hindi po tayo magsiksikan doon sa clinic. So, mas maganda pa rin po na makita po ng doktor ang inyong kalagayan habang ito po ay nagbubuntis at mamimaintain mo po yung ano, yung pagiging healthy pregnancy. At yun po, kung ano mo po pinatake sa inyo na vitamins, kung sinabing daily or twice a day, kailangan niyo pong sundin po yun, ma'am. Yung binibigay po sa atin na vitamins ay para po yung sa ating kabutihan at sa ating baby. So, naalala ko, ma'am, she's, no, binigyan po ako dati ng calciumate at folic acid. At kung po kayong mahiya po, ma'am, she's, na magtanong po kung para po saan yung tinitake ninyo kasi mas maganda pa rin po na nagtatanong tayo para po aware po tayo sa iniinom natin. Pangwalo, ma'am, is manage your stress. The know how to handle your stress, especially po ngayon na nasa crisis tayo, pandemic na, magdadalawang taon na. So, pwede i-divert niyo po yung mind yung ma'am, is huwag niyo pong, huwag po kayong mag-isip ng mga negative. Iwasan po natin hanggat maaari, ma'am, just tips lang sa inyo, ako kasi ginagawa ko yun dati. Huwag po tayong iwasan po natin marunong mga balita hanggat maaari, o hindi lang araw-araw. Kasi po, ma'am, just pag may napanood kasi tayo na parang negative, syempre naiisip natin yan, iisipin natin at yun nag-absorb sa ating mind. So, naka-apekto po yan sa ating katawan, sa ating isip, at naka-apekto po sa ating baby. So, hanggat maaari po, i-divert din yung mind nyo, pwede pa kayong manood ng movie na mga nakakatawa or yung iwasan po yung mga nang-sad movies. Yung parang brutal na mga movies yung patay-patay. Iwasan po natin na yun hanggat maaari po yung mga nakakatawa or yung relaxing po na mga movie. Or pwede po kayong magpatugtog ng mga relaxing music, ayan, magbasa. Or pwede po kayong ngayon, dahil napaka-ano po ng social media ngayon, pwede po kayong manood ng mga TikTok kasi parang nakaka-good vibes kasi yung mga yan eh. May mga napanood ako minsan sa Instagram o sa TikTok o sa Facebook, nakaka-good vibes. Pag sa tingin negative yun, scroll up nyo na yun. Huwag nyo nang pansin ninyo. Doon na po kayo sa mga positive na mga nakikita ninyo. Iwasan niyo po yung mga negative muna po, mga mamushis. Kasi, pag negative ka, syempre, no, naapektuhan yan yung emotional at physical mo. Naapektuhan ka emotionally, no, at nakaka-stress yun. At, you know, mahirap po na pati po yung baby natin maapektuhan. Kasi po, ano nga po din yung iniisip natin, sabi nila, kung ano yung nararamdaman natin, nararamdaman din po yan ng ating baby. So, dapat ang maramdaman lang ng ating baby is yung happy tayo or less stressed po tayo. And then number 9, ma'am, she's down po ngayon hanggat maaari po kung okay po sa inyo na magpabaksin. So, okay lang po na pabaksin kayo. Kailangan po muna kayo magpa-approve sa inyo. Yung abigay ni po na mga, lahat po ng mga concerns ninyo, itanong niyo po lang lahat sa OB niyo. Huwag niyo po kayong mahiya. Kasi dati talagang matanong po talaga ako. Dito na po talaga ako. Matanong talaga ako. Kasi ayoko po talagang ano eh, yung hindi ko alam. Yung pinapasunod ako sa isang bagay, hindi ko alam. Ayoko nang ganun. Gusto ko alam ko bakit ako pinapainom ng ganito, bakit bawal ako ng ganito, ganun. So, wala naman pong masama, ma'am, she's na magtanong. And, lastly, ma'am, she's, no, kailangan po natin magpugas lagi ng kamay. So, lalo na ngayon po, ma'am, she's na pandemic nga po. Hindi ibig sabihin na lagi lang po tayo mag-alcohol, alcohol ng ganyan. Hanggat maaari, the best pa rin po ang hand washing para po
maiwasan po natin na ma-intake yung bacteria na meron po sa kamay natin. So the best pa rin po ang mag-hand wash from time to time, especially po kung kakain kayo or meron po kayong nahawakan ng something na marumi. Para po yun sa kabutihan ng mamsis at para po sa inyong baby. So yun lang po mga mamsis, hindi naman po kumpleto yung tip na sinabi ko, napaka-basic na naman ito. Para po at least guided po tayo mga mamsis lang, lalo po ngayon na nasa pandemic tayo. At least no, guided po tayo sa mga dapat at hindi dapat natin gawin. So yun lang po mga mamsis, sana po ang nagustuhan nyo itong video ko. Pwede po kayong mag-comment o mag-suggest po ng ating mga topics para po mag-upload ng video. If you like this video, don't forget to like and subscribe, pakishare na rin po para po makatulong din po tayo sa ibang mga mamsis. So see you again in my next video, bye!